Good day mga Koys, marami na naman tayong updates patungkol dito sa ating paboritong sports na basketball. Converge Fiber Xers, palit import na nga ba? Admiral Cuboard import out na at itong si Alin Maliksi naman ay magbabalik na dito sa Miralco Balls. Ito nga mga Koys ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So ngayong season nga mga Koys sa PBE Commissioner's Cup ay tila nga ba inaalat itong Converge Fiber Xers dito sa kampanya nila sa Commissioner's Cup dahil sa limang laban nga nila wala pa silang panalo. Kaya lumalabas nga dito sa mga rumors na papalitan na nga itong kanilang coach na si Coach Aldin Ayo. Ngunit dito muna tayo mga Koys, bago ang coach palitan, ito nga ay pinalitan nga nila ang kanilang import na si Tom Budadovic dito nga kay Jamil Wilson. So ayon nga mismo ito sa report ng Spin.ph ni Sir Ruben Tirado. So sa katunayan nga mga Koys ay hindi naman masama ang nilalaro nitong kanilang import na si Tom Budadovic dito sa kanilang kampanya sa PBE Commissioner's Cup. Ang problema nga lang dito nga mga Koys ay lagi silang kinakapos dito sa mga in-games dahil nga sa hindi nila nasusustain ang kanilang kalamangan. Kapag nakakalamang sila ay naaabutan pa nga silang mga Koys at madalas nga sila ang naghahabol dito sa kanilang mga laban. Kaya ngayon nga itong Converge Fiber Xers ay nasa dulo nga ito ng team standing na mayroong 5 talo at wala pang panalo. Kaya malaki nga ang hahabulin itong Converge Fiber Xers para makapasok sa susunod na round nga dito sa playoffs. Kaya itong si Tom Budadovic na nga mga Koys ay pinagdesisyonan na ng management ng Converge Fiber Xers na palitan na nga. Subalit nga dito nga mga Koys ay itong si Tom Budadovic, kahit sabihin natin na maganda ang nilalaro, ay hindi naman niya kayang bigyan ng panalo itong Converge Fiber Xers. Kaya sa taakin naman mga Koys, tingin ko tama lang na palitan na itong si Tom Budadovic. At mayroon pa nga dito mga Koys kumakalat na rumors na patungkol nga dito sa nagiging sistema nitong Converge Fiber Xers ay planado nga daw ito dahil gusto nga nilang makuha itong si Balte dito para sa Converge Fiber Xers. At alam naman natin itong si Baltasar ay alaga nga ito ni Delta Pineda na may connection naman dito sa Converge Fiber Xers. Kaya itong si Justin Baltasar nga, ito yung current MVP ng PBL. Kaya nga mga Koys, matagal na nga itong inaantay na magpapadraft dito sa PBE. Ngunit hindi pa nga ito nagpapadraft. Ngayon, ito na nga mga Koys ang lumalabas na mga balita. Nasadyang planado nga at taktika nga lang ito ng Converge Fiber Xers na nagpapatalo sa ngayon sa Commissioner's Cup dahil gusto nga nilang makuha na ang kanilang inaasam na player na si Justin Baltasar. So gaano man ito katotoo mga Koys ay antabayanan natin sa mga susunod na balita. Ngunit alam naman natin mga Koys ay sino ba naman ang aamin na ganitong taktika dahil alam naman natin na malaki rin ang puhunan nila dyan sa PBE, kaya bakit naman sila magpapatalo. So regarding naman dyan kay Coach Aldin Ayo, malamang naman mga Koys hindi ito papalitan si Coach Aldin Ayo dahil kahit dito nga nagtatalo sila dahil malaki nga ang naging pagbabago ng team. Pinalitan nga nila itong si Maverick Ahanmisi, hindi na nga nila ito pinarenew at pinakawalan na nga lang nila. Tsaka itong si Jerome Ting, so malaking kawalan nga ito mga Koys. At lahat ng mga players nga kadalasan dito sa Converge Fiber Xers puro mga bago. So ngayon naman ay ating kilalanin itong bagong import ng Converge Fiber Xers na si Jamil Wilson. Ito nga yung pumalit sa kanilang import na si Tom Budadovic. Ito nga ay 33 years old nga at mayroon itong taas na 6'7". At nakapaglaro na nga ito sa NBA dito sa koponan ng LA Clippers. At mayroon siya ditong 2-week contract sa LA Clippers. At napunta rin naman siya dito sa G League na affiliate naman itong LA Clippers. Ito yung Aqua Caliente noong 2017. Subalit itong si Jamil Wilson nga mga Koys ay veterano na nga ito sa paglalaro overseas bilang import niya dahil nakapaglaro na nga ito sa mga bansang Uruguay, Italy, Russia at marami pang ang iba. So ito nga muna mga Koys ang ating may bibigay na info patungkol nga dito sa bagong import nitong Converge Fiber Xers.
dahil wala tayong gaanong nakalap na impormasyon patungkol nga dito sa kanya, bukod sa marami na nga siyang nalaruan ng mga iba't ibang bansa. At may nakita rin tayo na maganda rin naman ang scoring nitong si Jameel Wilson, at umi-score din naman ito ng double digits dito sa kanilang mga laro. So antabayanan natin mga coys kung maganda nga ang magiging performance nitong si Jameel Wilson at dito sa Converge Fiber Xers, o kung mabibigyan na nga niya ng panalo itong Converge Fiber Xers na nangangailangan nga talaga ng panalo sa ngayon, dahil wala pa nga silang naitatalang panalo dito sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup. So dito naman tayo mga coys sa sunod nating updates. Bad news naman ito para sa Meralco Balls, dahil ang kanilang import na si Sulaiman Brimo ay mag-undergo ng surgery para ma-repair itong kanyang torn Achilles injury. So itong kanyang injury ay nakamit nga niya ito sa laban ng Meralco Balls versus Inglex Road Warriors, kung saan ay nangyari ito, mayroon na lang 3 minutes mahigit ang natitira dito sa fourth quarter. So ang Meralco Balls import na si Sulaiman Brimo ay nakatakda nga itong operahan sa kanyang injury na kung tawagin ay torn Achilles. So it sabi nga ni Coach Luigi Trillo ay confirm na nga ang status ng health condition nitong si Sulaiman Brimo, at yung nga dito kay Coach Luigi Trillo ay malamang hindi na nga makakabalik itong si Sulaiman Brimo sa kanilang team, dahil isang taon nga ang inaasahan na magpapahinga ito para mapagaling itong kanyang injury. So kung may bad news, mayroon din tayong good news para sa Meralco Balls, dahil ang kanilang player na si Alin Maliksi ay magbabalik na nga matapos din itong ma-injury. So inaasahan na itong si Alin Maliksi ay maglalaro na nga kontra dito sa koponan ng Northport Batang Pier. So kung matatandaan nga natin na injury itong si Alin Maliksi matapos na aksidenteng mabagsakan ng kanyang ilong nitong si Troy Rosario sa kanyang laban dito sa PBA Commissioner's Cup. Kaya itong si Alin Maliksi nga mga coys ay 3 linggo nga ito nawala dito sa kanyang koponan, at ngayon nga ay nakapag-practice na nga ito dito sa kanyang koponan ng 1 linggo na nga, matapos nga bigyan siya ng clearance ng kanyang doktor na makabalik sa paglalaro, ay agad itong sumabak sa pag-iinsayo para makabalik nga siya dito, dahil ayon nga sa kanya ay wala pa nga siya sa kondisyon. So good news nga rin ito para sa Meralco Balls, dahil ang Meralco Balls ay alam natin ay mayroon din itong games para sa East Asia Super League. Kaya malaking bagay din itong si Alin Maliksi para sa opensiba nitong Meralco Balls, lalong-lalo na kung makakasama nila ito ngayon sa kanilang East Asia Super League, kalaban nga itong Ryukyu Golden Kings sa December 13. Pero una nga nilang makakaharap muna itong Northport Batang Pier. At ito nga mga coys, masusubukan ulit itong si Alin Maliksi kung magaling na nga itong kanyang injury. So asahan natin na maglalaro na nga itong si Alin Maliksi dito sa Meralco Balls, ngunit magsusuot nga ito ng mask para proteksyonan ang kanyang nasal fracture. So dalawa na sila ni Bong Quinto na magsusuot ng mask. So dito naman tayo sa ating mga coys na taga-suporta ng aking munting YouTube channel. Shout out sa iyo coys, Nestor Villa Flores ng Victoria, Laguna. Maraming salamat Lods. At shout out din coys Robin Espinida Rosero ng Maahas, Los Baños, Laguna. Salamat sa iyo Lods, at God bless you all. Maraming salamat. Bye-bye.